Kapamilya, meron ng naitalang unang kaso ng paglabag sa anti-cybercrime law. Isa kasing dating call center agent ang nakapag-withdraw ng pera mula sa mga umano'y illegal na transaksyon sa internet. Ibandila mo, Caroline Bongkin. Gamit ang internet, nakakuha si Karla Martinez Ignacio ng 150,000 pesos na remittance mula sa Philippine National Bank sa Guam. Ayon sa manager ng PNB doon, May 13, nakatanggap sila ng email na nagsasabing nagkaroon ng transaksyon ang bangko sa mga terorista. So yung sinabi niya na kami sa FBI kami, we notice in our investigation that you are transacting with known terrorists. Binigyan siya ng link para makita ang mga sinasabing terorista, pero imbes na listahan ng mga pangalan, nag-block ang monitor ng computer. Yung mga cyber criminals nga, nakapasok sila sa system dahil sa link na yon. Nakatrigger sila ng remittance na unauthorized. Matapos ito, ilang illegal na transaksyon ang naganap. 3 milyong piso ang pumasok sa magkakaibang bank account. Mula dito, 150,000 pesos na ang na-withdraw ni Ignacio. Kukuha pa sana ulit siya ng pera nang mahuli ng CIDG sa Las Piñas noong May 22. Payo naman ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, huwag basta-basta magbubukas ng mga natatanggap na email. Mula kasi sa mga ipinapadalang link, pwedeng manakaw ang mga personal na impormasyon. Most probably, yung link na yun, merong embedded yun na application or software na kung saan nagkuha ng information. Pinasuhan si Ignacio ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa computer-related forgery, pero nakapagpiansa rin ito. Caroline Bonkin, ABS-CBN News.